Ano nga ba itong humaharang sa pagpapalakas ng Pilipinas? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Ang pagpapalakas ng parasang militar ay isa sa pinagtutuunan ng pansin ng ating bansa, lalong-lalo na sa panahon ngayon na marami talagang nagkaka-interes sa ating kalupaan. Naging matunog at ikinatuwa nating mga Pilipino na unti-unti na namang bumabalik ang dating angas ng Pilipinas sa aspeto ng military. At ito ay unti-unting na isasakatuparan dahil sa proyektong modernization program ng ating gobyerno na naglalayong mag-upgrade at mag-acquire ng ilang mga kagamitang pandigma na siyang tutulong sa atin upang magtigil na ang pangbubuli ng ilang bansa sa atin. Ngunit sa kabila ng magandang adhikain ito ay tila hindi talaga naiwasang mayaharang o pipigil sa mga ganitong klase ng plano. Isang eksenang inaasahan na natin. Alam mo ba na isa sa pinakakulang nating asset ay ang ma-attack helicopters? Dahil sa pagkakaalam ko ay dalawa pa lang ang attack helicopters na pagmamay-ari ng ating bansa. Pero dahil sa programang modernisasyon, ay nakaplanong bibili pa tayo sa United States ng 12 attack helicopters. Anim dito ay AH-64E attack helicopters. At anim pa dito ay AH-1Z Viper attack helicopters. At take note, aabot lang naman ng halos $2 billion at higit pa ang magiging presyo nito. Ang mga attack helicopters na ito ay hindi basta-basta sapagkat armado din ito ng guided missiles, rockets, at light cannon ammunition. Kasama din dito ang ma-ongoing service contracts sa training, parts, at maintenance. Pero alam mo ba na sinasabihan ang United States Congress na dapat ay i-block o kaya naman ay i-delay ang pag-acquire ng Pilipinas ng mga attack helicopter sa kanila? So, ano nga bang dahilan kung bakit ginagawa nila ito sa atin? Well, ayon sa aking research, ay isa sa dahilan ay ang pagkakaroon natin ng long track records ng violations sa human rights. At maliban pa riyan ay violations din sa laws of war sa mga counterinsurgency operation laban sa mga NPA at Moro. Napapabalitaan din daw na sumiklab ang daan-daang extrajudicial killings at mga mistreatments sa mga displaced people sa mga nakarang taon. At nakadagdag pa rito ang poor record ng mga responsable sa mga human rights abuses. At dahil sa lahat daw ng mga bagay na ito, ay direktang sinusuway ng Pilipinas ang human rights. At kung hindi man mablocked ang mga warfare acquisitions natin sa US, ay posibleng i-delay dito hanggang sa hindi nasuwayin ng Pilipinas ang mataliwas sa human rights.
bago pa natin ipagpatuloy ang video na ito, ay nais ko lang malaman ang iyong opinion sa senaryong kinakaharap ng Pilipinas laban sa human rights. Just leave your opinion on our comment section below. Maraming salamat po. Alam mo ba na sinang-ayunan pala ito ng Asia Advocacy Director na kung saan ay pag inaprubahan raw ng US ang kontrata sa mga attack helicopters na ito ay tila okay lang pala na magkaroon ng military abuses ng mga walang kaparusahan sa kung sino man ang nais magsagawa nito. At suggestion pa niya na matigil na sana ang ganitong klase ng gawain bago aprubahan ang ganitong klaseng deal sa pagitan ng Pilipinas at ng United States. At binigyan pa nila ng diin na sa daan-daang insidente ng extrajudicial killings ay nag-iisang sundalo lang raw ang nakulong dahil sa kasong ito. At naganap pa raw ito noong taong 2001 pa. At sa mga nakalipas na dekada ay nararamdaman na ng Pilipinas ang unti-unting paglalaan ng mga kondisyones at restriction ng United States sa military assistance nito sa ating bansa. At ayon ulit sa Human Rights Watch ay hindi pa raw nakakatanggap ng kahit anong assurance ang US State Department kung saan nide-deploy ng ating bansa ang maarmas na ito. Ang pag-acquire kasing ito ng Pilipinas ay nagkataon pa na mainit ang mata ng human rights sa ating bansa. Kung kaya't ito ang nakikita nilang sapat na rason para pagbawalan tayong bentahan ng United States. Matapos ang proyekto ng ating Pangulo ukol sa War on Drugs, ay umabot na raw ng halos 5,600 na tao ang napapatay ng ating mga kapulisan. At ang ilan pa sa mga nakapatay dito ay mga unidentified gunmen. At halos 100 naman dito ang batang napas lang simula noong 2016 hanggang 2018. Isa pa marahil sa masakit na nabasa ko sa isang article ay ang pahayag na ito. Talagang masakit para sa ating mga Pilipino ang makarinig ng mga bagay na ganito. Lalo na't ganito na pala ang tingin sa atin ng mga banyaga. Ngunit sa kabila ng lahat ay manaig pa rin sana ang kapayapaan sa bawat isa. At ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit pinipigil nilang mabentahan na maarmas ang Pilipinas. Nais mo ba mag-suggest ng topic para sa ating susunod na video? Kung oo ang sagot mo, just drop a comment lang at abangan kung ito nang next mga feature sa ating susunod na Kaalaman Story.